Purihin po ang Panginoon, purihin ang Diyos. Isang pinagpalang araw po ng Webes, alas 11 na naman po ng tanghali na. At ito po ang palatutunan ng Diyos, kawikaan, karunungan, pre-over and counseling. Muli po ang inyong kapatid, kaibigan, kapra-partner. Ito po si Brother Rex America, now in the Philippines. At we welcome sa Holy Spirit to take over in my life. Magandang tanghali po sa inyong lahat, kayo pong lahat na naka-tune in, naka-log-on sa ating pong broadcast dyan po sa internet, kay lahat na sumusubaybay, ay nawa po kayo mapagpala sa umagang ito sa palatuntunan ng Diyos na ito. Ito po ang kawikaan, karunungan, pray over and counseling. Alam ko pong kayo nandyan at naghihintay ng palatuntunan ito. Binubuo po ito ng pagninilay sa aklat ng kawikaan ng salita ng Diyos, at ang pangalawa ay ang mga tawag niyo po para magpa-counseling at magpa-pray over. Kaya samahan niyo po ako sa loob ng isang oras, kasama natin sa ating technical side, Sister itong kapatid natin, yan, yung ating babaeng technician, sister, yan, okay, tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, kapuri-puri at kahanga-hanga ka. Wala kang katulad, di ka nagbabago, noon, ngayon, at magpakailanman. At dalayan ko, Ama, na sa umagang ito, muli, ang iyong presensya ang aming kailangan. Ang iyong espiritong banal, sapagkat wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Tulungan mo kami. Kumilos ka po ng may kalakas at punuin ng kaluwalhatian mo ang aming puso, ang aming buong pag-iisip at ang lugar na ito. We offer our lives to you, Lord God. We pray, O Lord God, na ikaw lagi ang siyang manguna sa amin. Pagpalain niyo po ang lahat ng tagapakinig, ang nakasubaybay, ang nakalagon sa internet. At umaasa kami, Panginoon, sa iyong himala at pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Praise God! Purihin ang Panginoon, napakagandang awitin. Ano po, yan ay sariling atin ng El Shaddai Ministry, mga awitin ng papuri sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. Kaya po, atin tangkilikin ang mga awiting makalangit na yan na nilikha ng mga PFCCs, mga kapatid kay Kristo. Tayo po'y dadako na sa good news, sa mabuting balita ng Panginoon. At siyempre po, mula po sa aklat ng kawikaan, yan po, Proverbs chapter 16, verse 3, at ang wika ng kanyang salita sa kawikaan, chapter 16, verse 3, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Ayan, napakaganda, ano? Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Sabi po sa Tagalog o sa Pilipino, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Napakagandang pangako ng Diyos. Iyan, at yan ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, binabati natin ang ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. Ano po? At sa kanyang buong pamilya, na alam ko po na siya po ay maaring naglalakbay, mga kapatid kay Kristo. Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan, mga ka-prayer partners, at lahat po ng preachers, iyan, at lahat ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Ating pag-usapan ngayon yung commitment, ano? Mahalaga, madalas nating naririnig yung salitang commitment. At ang akala ng marami, ang word na commitment ay para lang doon sa mga naglilingkod sa isang ministeryo. Ha? Pero tandaan po natin, the word commitment is for all who believes in the Lord. Yung pong naniniwala, nananampalataya, at nagtitiwala sa Diyos. Ano? Kailangan po yun, yung commitment na ito sa Diyos. Sabi roon, commit to the Lord. Ha? Itiwala natin sa Diyos. Ang sabi, ano, whatever you do. Kung ano man yung ating gagawin, commit to the Lord whatever you do. At ang sabi roon, and your plans will succeed. At ang mga plano mong ito ay magtatagumpay. Tandaan po natin, ang katagumpayan natin ay sa Diyos. Ha? Remember, everything that we put unto God, ito po'y magtatagumpay, mga kapatid. Kaya mahalaga yung commitment, yung pagtatalaga at pagtitiwala na ito. Yung paglalaga ng ating tiwala sa Diyos. Kaya nga po, ang commitment to God arises, dumarating, mga kapatid, from faith.
siyempre, mula sa pananampalataya natin sa Diyos, ha, doon nag-uumpisa ang ating commitment, ha? It is arises from faith in His promises, sa mga pangako ng Diyos. And remember, the Word of God, it is composed of so many promises, thousands of God's promises, mga kapatid. At yan po ang napakahalaga. So, itong promises na ito, that commitment to God arises from faith in His promises, it is expressed, ipinakikita, expressed in what? In worship, in adoration, and leads to obedience to His command. Ipinakikita natin sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos, worship and adoration to God. At ito ang nagiging dahilan para tayo po ay sumunod sa lahat ng kanyang pinag-uutos. Yan po ang napakahalaga. Hindi lamang po sa mga servant ng ministry, kundi to all who believes, to those people who accepted Christ Jesus and become followers of Christ. From the very beginning that we were baptized, nung tayo po'y nabautismuhan, ay dapat po makita sa atin yung commitment na ito, yung pagtatalaga natin ng ating sarili at lahat ng gagawin natin. It must be consecrated, committed to our God, mga kapatid. Kaya sabi ron, commit to the Lord, ha, sa Diyos, whatever you do, lahat ng gagawin mo, at ang sabi ron, and your plans, yung plano natin, will succeed. Kaya napakalaga po ng commitment sa Diyos. It is commanded by God. Ito'y ipinag-uutos sa atin ng Diyos, mga kapatid. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan about commitment? In the book of Deuteronomy, mga kapatid, Deuteronomy chapter 27, ha? Ito ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 27, verse 10. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 27, verse 10. Ang sabi ng Bible, obey the Lord your God and follow His commands and decrees that I give you today. Napaganda, sundin daw po natin ang ating Panginoong Diyos at ating sundin ang kanyang mga utos. Ha? Ang kanyang mga utos, ang kanyang mga salita na ibinigay niya sa atin ngayon. Ibinigay sa atin ngayon. Obey the Lord your God and follow His commands and decrees that I give you today. Mga kapatid, utos ng Panginoon, it is commanded by God na ito po ang sinasabi niya. Kung titingnan din po natin, doon po sa New Testament, kung galing kanina sa Old Testament time, yung pong obedience na ito, yung pong commitment na ito, ay sinasabi, madalas narinig natin at kinu-quote natin in Romans chapter 12. Ano ang sinasabi ng Book of Romans, mga kapatid? Romans chapter 12 from verse 1 to 2. Eh ito, madalas natin isinasama sa mga preaching po natin, sa ating mga pagninilay, sa ating mga pangangaral ng salita ng Diyos. At ang sabi po na Romans chapter 12 verse 1 and 2, therefore, I argue, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Brothers and sisters, kaya napakalaga po na ito'y command, ito'y utos ng Diyos para sa atin. Yung pagtitiwala, pagtatalaga, commit to the Lord. Itiwala natin sa Diyos, mga kapatid, ang lahat ng ating gagawin. At ang pagtitiwalang ito, ang pagtatalagang ito sa Diyos ng lahat ng ating gagawin ay pagsunod, mga kapatid. Kaya nga po, inuutos sa atin na tayo ay, dahil sa habag ng Diyos, ay ialay natin ang ating mga sarili bilang handog na buhay.
Ano ba? Pag sinabing buhay, it means we have connection with the Lord. Because Jesus is the only life of all believers. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Si Kristo yung buhay na tinutukoy. Kaya nga po sa ating mga pagka-campaign about our buhay party list, ang tinutukoy doon, hindi ordinaryong life o buhay, that is Jesus Christ. That is the Lord, mga kapatid kay Kristo. That's why it's very important to know that that life is Jesus. Kaya nga sabi ron, ha, ialay niyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Nagiging buhay ang isang tao when we have connection with Jesus. When we accepted Him in our lives, that Jesus Christ is our Lord and personal Savior, brothers and sisters. At yun ang sinabi ni St. Paul dito po sa Romans chapter 12. Ialay niyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Living, buhay, alive, living, or you are connected with Jesus because Jesus is our life. Siya yung ating buhay. Siya yung ating lakas. Ha? Kaya po, yun ang napakahalaga. Buhay, banal. Aba, buhay, banal. Ha? No one is holy except God. No one is holy except Jesus Christ, mga kapatid. That's why when we have connection with the Lord Jesus Christ, His holiness, yung kabanalan ni Kristo, His holiness becomes ours, mga kapatid. Yun ay napapunta sa atin and it penetrates in the life of believers. It must be seen in us the goodness, the character, and the holiness of the Lord Jesus Christ. Nakikita po dapat sa atin yun, mga kapatid. Kaya sabi ron, ha? Holy and pleasing to God. Nakalulugod sa Diyos. Hindi natin masasabing tayo nakalulugod sa Diyos unless we have that connection with the Lord. Sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 5, di ba, no? Ako ang tunay na puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Napakasarap kapag po tayo'y kaisa, kapag tayo'y connected, kapag po tayo ay nakakabit sa Panginoong Jesus. At doon mangyayari yung sinasabi sa Proverbs chapter 16 verse 3. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. When we are connected with the Lord Jesus Christ, if we have relationship with Jesus, brothers and sisters, that's the time and the very beginning that we can surrender and commit ourselves to Him. Doon po mangyayari at magaganap ang nais ng Diyos para sa atin. Kaya anumang mangyari, sabi nga sa awitin, ano? Anumang mangyari, maglilingkod sa'yo. Anumang mangyari, ay susunod sa'yo. Yun po ang napakahalaga, commitment to our Lord Jesus Christ. And remember, it follows obedience to God's command. It's a sign of being committed to the Lord. Pag tayo po ay, nanduroon sa sinasabing commitment, it follows about being obedient, mga kapatid. Because obedience is better. It's better than sacrifice. Higit anyang mahalaga ang pagsunod. That's the evidence that we are truly committed to our Lord Jesus Christ. Kaya mahalaga yung commitment na ito. Sabi ng Romans chapter 6 verse 17, mga kapatid kay Kristo, in the book of Romans chapter 6 verse 17, ano po ba ang sinasabi ng kanyang salita? Ang sabi ng kanyang salita, mga kapatid, sa Romans chapter 6 verse 17, ito ang kanyang sinabi. But thanks be to God that thou you used to be slaves to sin, you wholeheartedly obeyed the form of teaching to which you were entrusted. Mga kapatid, doon sa pamagitan po, mga kapatid ko, kay Kristo, nagpapasalamat ayon kay St. Paul na sa pamagitan nito na dati tayo'y slave o alipin ng kasalanan, you wholeheartedly obeyed the form of teaching sa pamagitan ng aral ng Diyos, sa pamagitan ng mga salita ng Panginoon, ay tayo ay na-cleanse, tayo ay naging malinis. Because ang naglilinis sa buhay ng tao, it is the power
of the word and the power of Christ's resurrection. Sabi nga ng servant leader noong nakaraang Martes, ano po? Yung tinatawag na RP. Ano po ba yung RP? Sabi natin ang sigaw natin, Republic of the Philippines. No, that is the resurrection power. And that resurrection power, bago ang Panginoon umakyat sa langit, ay ipinaalala sa lahat ng tao na ang sino mang sumampalataya at nabautismuhan ay magtataglay ng RP, resurrection power. And that resurrection power, sabi ng Panginoon, bago siya umakyat sa langit, ha? Sila'y magtataglay ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Pangalan ko, sabi niya, makapagpapalayas kayo ng mga demonyo. Magsasalita kayo ng ibang wika. Dumampot man kayo ng ahas, di uminom ng lason, hindi kayo maaano. Why? It because that RP. It because of that resurrection power within us. Since we believe and since when we were baptized. Ha? Nung tayo'y mabinyagan, we receive it from the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, napakahalaga nito. And that's the beginning that we now commit ourselves to Him. And that commitment, mga kapatid, to our God, sa ating Diyos, it follows by being obedient to His will, by being obedient to His word, by being obedient doon po sa mga patakaran, most especially doon po sa mga responsibility sa paglilingkod sa Diyos. So napakahalaga. Kaya nga po kapag tayo committed sa paglilingkod, committed 'yon ibig sabihin sa Diyos. When we were committed to our God, brothers and sisters, that's the beginning that we become committed to the Lord, that we become committed to the service for the Lord. Ha? Hindi nagiging, sabi nga, there are so many people that are busy to the kingdom but not busy to the King. Kailangang maging busy muna tayo sa King of Kings and Lord of Lords, that we must commit ourselves to Him first before we commit ourselves to the ministry. Siyempre, una, higit sa lahat, at lahat-lahat dapat po ay sa Diyos. Kaya nga po sinabi, ulitin ko po sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Lahat po ng gagawin po natin, lahat, walang itinatangi. It is always for the glory of God, mga kapatid. Kaya po, yan po ang napakahalagang mensahe ng Panginoon na ating pong ipinapahayag ngayon. It follows being obedient to God and love for God and worship Him is the hallmark of the commitment. Ang nakikitang ebidensya that we are truly committed to the Lord, the hallmark is love for God. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa pagsamba sa ating Panginoon. It is only the expression of your faith inside of our hearts na tayo po'y sumasamba ng buong katotohanan sa Diyos. At pag yan po'y naganap sa ating mga buhay, the benefits of being committed to God, ayun nga po sa sinabi sa Proverbs 16:3, and your plans will succeed. At magtatagumpay po tayo sa lahat ng ating mga plano sa buhay. And then, ang sabi ng banal na kasulatan, kapag tayo truly committed to the Lord, tayo po'y Kanyang iingatan at tayo ay Kanyang babantayan. God will always with us to protect us in every day, in every minute in our lives. Sabi yan ng Proverbs chapter 2 verse 7 to 8. And yun, ang sabi ng Panginoon, when we are committed to the Lord, the best of the land ay yung pangako niya na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya napakahalaga na tayo po'y nakatalaga nakakommit ang sarili sa Diyos. It because we accepted Him, we believe on Him, and we have connection with Him through His only Son, Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. Siya ang daan katotohanan. Siya yung ating inaalok sa inyo ngayon. Siya yung buhay. Buhay ang ating tandaan, siya si Jesus, noon, ngayon,
at magpakailanman. Amen. Kayong mga nakinig ngayon sa umagang ito, pagpalain po kayo ng Panginoon, and I always pray for all of you, my dear people of God, kay lahat na nakasubaybay dito po sa Channel of Blessing, dito po sa Takeover Holy Spirit TV Channel. May the Lord God bless you now and forever. Nais ko lang po kayong paalalahanan na pakishare nyo po, pakilike at pakiclick yung subscribe at yung bell dyan sa parting kanan. At kayo'y mapagpapala ng Panginoon. The Lord be with us now and forever. Amen. This is Brother Rex America now here in the Philippines. Amen and amen. God bless. I love you with the love of the Lord.